Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kababayan, kumusta po kayo? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Bago ko po ibigay ang aking reaction ngayon, patungkol po dito kay Nanay Mercedes na pinuntahan po nila Mrs. Kabusiness at saka yung mga kagwangs at saka Ems. Gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat, to my new subscribers, silent viewers, mga nagla-like, nagko-comment, at saka nagsishare po ng aking mga ginagawang reaction. Maraming salamat po. God bless. Bahala na si Lord magbigay sa inyo ng maraming pambiyaya. Salamat po sa suporta. At suportahan din po natin, please, Kabusiness Official, Papa Rins TV, Kabusiness Family, at yung mga kagwangs po natin, congratulations kasi dumating na po yung kanilang AdSense. Ito si Kagwang Into Official, Kagwang by Papaya, Kagwang Buknoy Official. And please, support nyo rin po ang aking mga kasamahang mga reactors, reactress, Anime Reactors TV, Kalingap Turak, Taong Gala, Mom Flores Channel, Alminda Mix Vlog, MK Inday Opry, and Katangay BLC. At saka si Kamix Vlog. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa kanya kay Kamix. Hindi pa namin nakikita. Shoutout sa iyo kabayan kung ano man ang iyong pinagkakabisihan. So ito po, kay Lula Mercedes, ito po yung matagal na rin pong tinutulungan nila Pinuno Kabusiness na isang senior citizen na nagtatrabaho sa laundry shop, walang sariling anak, walang pamilya, at walang anak. At blessing in disguise, ano mga kababayan, talagang marunong ang Panginoon, napakabait ng Panginoon, at ito sila Mrs. Kabusiness, Kagwangs, nandoon, yung mga Ems na dinala sila, mayroong nakapagsabi doon sa pinapasukan ni Nanay Mercedes na laundry shop na hindi na nga daw ito nag-duty dahil nga may karamdaman. Nahirapan na sa kanyang sarili at binisita nga po ito nila Mrs. Kabusiness. Maganda ang nangyari kasi alam na natin na yung time na yun, nagre-ready na rin sila Mrs. Kabusiness para sa tour nila sa Davao. Kinikilabutan ako dito, ano mga kababayan, Kabusiness, Kapapi at Kalingap. Dahil nga, ano na si Nanay Mercedes, ang payat na. Tapos, syempre, nahirapan siyang kumilos sa pagkain niya. At ito nga, sobrang nag-alala si Mrs. Kabusiness. At gusto nga niya itong, gusto nila itong iuwi muna doon sa Kabusiness House para masikaso. Pero dumating na sila dun sa point na kailangan talagang gusto nga ni Nani na dalhin siya sa ospital. At ang problema nga dito ay yung magbabantay sa kanya. So ayun, sa tulong ng ano, yan sila, ito yung mga kagwangs na mabuti may cellphone si Nanay. So mayroon silang na-contact na isang kamag-anak at mabait. Shoutout sa'yo, ang pangalan niya, Ate Margie. Galing pa rin siya ng Zambales. Ang galing niya kasi ano siya, vocal. Walang paligoy-ligoy. Sinabi niya talaga kay Mrs. Kabusiness ang ano, okay lang sa kanya bantayan yung tiyahin niya, walang problema, pero ang financial. Mabuti yun, Ate Margie, kasi naging open ka. Sinabi mo talaga yung problema mo kay Mrs. Kabusiness at ayun, napadala na nga ho siya ng pera para ura mismo ay makaluwas ng dyan, sa Caloocan, para mayroon ng kasama si Nanay, Mercedes doon sa hospital para ma-confine siya. At ayun nga, napanood ko na din doon kay Kabusiness na pinadala na ito doon sa hospital, inasikaso ng mga kagwangs sila. Ano, lahat ng mga kagwangs sila, ito, nandun si Bay, sila Kuya Buknoy. So maraming salamat talaga dahil napakabuti ng ating Panginoon na alam niyo kung bakit. Dahil na magbibiyahe sila Pinuno Kabusiness, kumbaga, wala silang iintindihin, hindi sila mag-aalala kay Nanay Mercedes na kumbaga magbibiyahe sila, tapos si Nanay Mercedes may sakit, iniwanan nila. Ngayon, wala nang pag-aalala dahil alam nilang nandun na ito sa ospital at kampante na sila dahil meron nga magbabantay at iniwanan din nila ng panggastos at nagbilin din si Pinuno na ikontakin sila ni Ate Margie, yung pamangkin, if ever na kailangan pa nila ng kailangan ng pera doon sa ospital para mapadala agad ng chikas. So maraming salamat po sa pagmamahal ninyo, Pinuno Kabusiness, Mrs. Kabusiness at ang buong Kabusiness family dito kay Nanay Mercedes, dahil hindi nyo siya iniwan. Huwag kus gumawa kayo ng paraan para matulungan siya. At ayun, nasa hospital na. Taray na, wala na ni Mercedes, magpagaling ka. Huwag mo sabihin na kung mamatay ka na,
gusto mo, sika business lang ang makakaalam, ayaw mo magpano sa mga kapatid mo, hindi pwede yung kasi may mga kapatid po kayo na. Pero ano, hanggat maaari huwag kayong ano, mag-isip ng negatibo, gagaling kayo. Basta sundin nyo lang yung payo ng doktor. Kasi mga kababayan, ano, kabusiness, kapapi at kalingap. Ayun nga kay Pinuno, yung ulo daw ni nanay, yung iskal ng butas na dahil sa disgrasya. So ayun, kahit ako, kinilabutan din ako nung sinabi ni Mrs. Kabusiness na nung time pala na yun, nung gabi, nakakausap pala ni Nanay Mercedes yung pamangkin niya. Thank you Lord dahil ginaid nyo sila Mrs. Kabusiness, sila Intoy para may makontak. At ayun, pagpagaling nilang po kayo Nanay Mercedes. At salamat talaga dahil nasabihan niyo sila Mrs. Kabusiness, ang Kabusiness family. Ingatan niyo po sila Panginoon kung nasaan naman po sila banda ngayon at wala na silang iintindihin na alalahanin dahil alam na natin na si Nanay Mercedes ay nasa hospital ngayon. Tara na, huwag umalis na siya kaagad para pagbalik nila Pinuno galing sa tour nila, nakalabas na rin si Nanay Mercedes. So ito na muna yung aking reaction ngayon. Gusto ko lang po salamatan ang mga supporters or subscribers po ni kasama kong reactress si MK Inday Okray. Shout out po sa mga sumuporta din po sa akin galing sa yung YouTube channel. Shout out kay Batang Yagit Mix Vlog. Thank you po sa support. Nere Cañete, thank you, shout out. Kay Margie De La Cruz, shout out po. MGJC Channel, shout out po kabayan. Herman, ano ba to? Asignasyon, shout out po. Pasensya kung mali ako ha. Then Jonah 6, mahal ko, shout out. Abigail Sandaya, shout out po. Salamat sa support. Bro Ricky 2.0, shout out po. And of course, Ate Marilyn, ingat po palagi. Good morning, Kabayan Ems. At Ems ng Calamba City, shout out po. Kabayan Julia Pardales na nasa Dubai, ingat siyang kabayan, shout out. Kabayan na si Pascual, pagaling po kayo. Sabi niyo hindi kayo nakaabot ng live ni Pinuno kasi nga may karamdaman kayo. Pagaling po kayo. Yun, ingat po sa sarili. Ate Nina Directa, shout out. And Real Love, shout out po. And Cecilia Masindi. Wala, mali yata ako. Sorry po ha. Cecilia, shout out po. And Grace, shout out po. So yun lang. Maraming salamat. Yung mga hindi ko po na shout out sa ibang pagkakataon na lang po. So ayun po, Nanay Mercedes. Magpapagaling po kayo. Lakasan nyo lang po yung loob ninyo. Haba po yung buhay ninyo. At nandiyan na yung iyong pamangkin na napakabait. Na may sabi nga niya, meron siyang anak, mga anak na inaalagaan ang kanyang trabaho, inamamanicure lang. Kaya talaga, nanghingi siya ng extra para kami, para sa pamilya niya. Hindi siya nag-alangan, magsabi kay Mrs. Kabusiness, para nga gusto niya talagang maalagaan ang kanyang tiyahin. Bihira kasi yung mga ganun ba, ng mga pamangkin na may malasakit pa sa tiyahin niya. So, shout out sa iyo, kabayan Margie. Pagpalaan ka ni Lord, more blessings. At maging strong ka rin palagi. Gabayan din yung pamilya. So hanggang dito na muna. To God be the glory.